Hello, kamusta kayo? Nakita ko sa Facebook na maraming nanghihingi ng pattern para sa sa ear cover ng headset. So, meron akong dalawang pattern na ginawa magkaiba. Meron yung may butas, tapos meron din yung covered siya pero may butas din naman. Bali para silang dalawang layer na pinagsama. Yeah. So, dito sa video na to, ito yung papakita ko. Yung isa lang yung butas. Yeah. Yung yarn na gagamitin ko, galing siyang Baguio, pero nirewind ko siya. Kasi ganito siya kapal. Kasi naninipisan ako dun sa yarn na nabibili. Gaya nito. Yan. Dark green, yung ginamit ko dito. Pero, kasi kapag isang pull lang siya, ito siya. Yan. Ganyan lang siya. Kanipis. Ang ginawa ko, nag-wind ako, pinagsama ko siya. Tapos, kapag, ito siya, maliit na lang siya. Kapag, pag gagawa ako, it's either dalawang pull nung na-wind ko na saka isang pull ng dun sa isang part. Anyway, ang gagamitin kasi natin ay dalawang hooks. Kailangan dalawang hooks kasi yung dun sa inner lining, ito yung inner part, kailangan ng mas maliit para mag-fit siya dito sa headset. Yan, yung parang kumapit siya dito. So, smaller hook yung ginamit ko. This is a 4mm crochet hook. Madalas na ginagamit ko para sa mga local yarn gaya nito is yung Susan Bates hook kasi mas deep yung yung dun sa hook. So, mas konti yung sabit niya lalo na multi-thread yung yung yarn. Yan. Tapos, yung yung part na sa labas, 5mm crochet hook naman. Susan Bates din yung gamit ko. So, yan. Dalawang hooks ang kailangan natin. Saka, syempre, gunting at yarn needle. Nialagyan ko ng magnet para hindi siya mawala. Okay. So, simula na tayo. Ang una nating gagawin ay yung inner part. So, ang mangyayari ay ito, yung manipis. Yan, kukunin ko from this cake. So, kung from this cake, dalawang pull siya, yung galing sa inner saka dun sa outside. So, double pull ang usual tinatawag nila dito. Yan. Okay. So, gagamitin natin yung 4mm crochet hook. Mabilis lang naman to. Madaldal lang ako. Okay. Gagawa tayo ng magic ring. Yan. Tapos, i-slip stitch lang natin para ma-hold niya yung pwesto. Okay. Tandaan nyo na kailangan mahaba yung tail end para madali nyong ma-stitch yung ends. Okay, yan. So, for this round, yung unang round, gagawa tayo ng 12 double crochet dito sa ring. So, yan. Kung sa mga hindi pa marunong, ito gagawin ko muna. Alisin ko muna yan. Okay. So, yarn over, tapos, dun sa loop, kuha ng yarn, hila dun sa dalawa, kuha ng yarn, sa dalawa, ulit. Medyo malabo, ayan. Yarn over, pasok, kuha ulit ng yarn, lagay dun sa dalawa, kuha ulit. Lagay dun sa dalawa.
Sorry, medyo awkward kasi yung pwesto nung aking phone. Anyway, so gagawa lang tayo ng 12 DCs dito sa ring. Tapusin ko lang, tapos balikan ko kayo. Okay? Okay, naka 11 double crochet na ako. Bali, pakita ko sa inyo kung paano tapusin yung round. So, ito yung pang 12 na double crochet. So, ito yung tail end. Kailangan natin palitin yung loop. Kailangan natin hilahin. Yan. So, closed na siya. Tapos, slip stitch lang tayo dun sa unang double crochet na ginawa natin. So, yung chain na ginawa ko, hindi ko siya kinount as double crochet. Mas prefer ko lang na ganun. Kasi madalas may butas kapag pag pinilang mo yung chain as double crochet. Basta parang na-weirdohan lang ako sa itsura. Yan. Okay. Sa next round, ang gagawin lang natin is 2 DC or double crochet sa bawat stitch.